Muling naibalik ang sigla ng Kapaskuhan sa Tarlac matapos muling magbukas ang 15 Belenismo kung saan nilahukan ng iba't ibang kategorya ang patimpalak sa paggawa ng parol. Si Kyra Gaspe magbabalita. Masigla na muli ang mga Tarlakenyo sa papalapit na Kapaskuhan matapos buksan muli ang 15 Belenismo sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines matapos ang mahigpit na restriksyon na ipinatupad sa mga nagdaang taon na dulot ng pandemya. Ang nasabing taunang Belenismo ay inorganisa ng Tarlac Heritage Foundation sa pamumuno ni Dr. Isabel Cuanco Suntay, co-founder, kung saan nagkaroon ng patimpalak sa paggawa ng mga nagagandang parola. Nilahukan ito ng 51 partisipante mula sa iba't ibang kategorya kung saan kabilang ang Armed Forces of the Philippines sa lumahok dito. Kung wala po kayong lahat na nagsipaglahok, wala po kami ngayon dito. Tumitindi ang labanan sa paligsahan ng paggawa ng Belen. Ang mga dating kalahok, lalong itinataas ang antas ng paggawa sa pamamagitan ng kanilang kakaibang talento at mga disenyong nililikha sa taunang patimpalak na siyang nagbibigay ng inspirasyon sa mga baguhan sa paggawa ng Belen. Masaya at natutuwa naman ang mga Tarlakenyo sa muling pagbubukas dahil na rin sa mga naggagandahang parol at mga makukulay na pamaskong palamuti. Masaya po ako dahil ngayon, ito po yung magiging simbolo ngayon ng, na ang ating Panginoong Jesus ay pinanganak na. The best. Mas masaya ngayon. 2 years walang Belen, ngayon meron na naman, kaya okay. Samantala, paalala ni Defense Secretary Jose Faustino Jr. sa mga kasundaluhan na maglingkod sa bayan ng tapat, may integridad at walang kinikilingan. Ayon sa kalihim, ang kanilang talento sa sining at pakikiisa sa nasabing aktibidad ay isang tugon din sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pagkakaisa, pag-ibig at pag-asa. The Armed Forces of the Philippines 2022 Belen entry in the Belenismo sa Tarlac 2022 contest brings to the forefront the need more than ever for unity anchored on faith, love, hope, kindness, and compassion as espoused by our Commander-in-Chief, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dagdag pa nito, mas magiging makabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko kung may pagkakaisa ang bawat Pilipino sa anumang sitwasyon. Tiniyak din ito na gagawin nila ang kanilang trabaho at obligasyon sa pagsiguro ng seguridad ng bansa ng may pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Para sa Pilipinas Kong Mahal, ito si Kyra Gaspe, SMNI News.